Okay, maganda topic natin na mahilig ba kayo sa gulay? Favorite ko tong gulay. Ampalaya, favorite nyo talong. Ano mas healthy, ampalaya or talong? Tignan natin, paglaban natin tong gulay. Kita nyo, sarap ng ampalaya, ang sarap din ng talong. Sa dulo ng video, sasabihin natin kung ano winner sa health benefits. Unahin natin ang ampalaya. Ampalaya kasi marami ng pag-aaral yan. Para sa diabetes, okay? Meron tayong medical studies. Para sa tiyan, pwede na rin. Mataas siya sa fiber. Para sa puso, anti-cancer, hindi pa po sigurado. Mga laboratory studies pa lang. So hanggang diabetes pa lang ang medyo sure tayo. Tingnan nyo ang component ng ampalaya. Mababa sa calories. Kaya kahit maraming kainin mo, eh hindi ka tataba. Carbohydrates, fiber, vitamin C ng ampalaya, napakataas. Oh. 93% reference daily intake. Magugulat ka, di ba? Hindi mo ma-expect na isang tasang ampalaya, 90 o mga 100 grams, almost yung kailangan mong vitamin C, meron na. So, malakas siya talaga. Vitamin A niya, magugulat ka, 44% ng reference daily intake, ang taas din. Folate, potassium, 8%, zinc, iron. Actually, yung ampalaya, yung iron niya, twice, ito, mataas siya sa iron. Twice the beta-carotene of broccoli, twice the calcium of spinach, tinalo pa niya, at may laban sa potassium ng banana. Meron pa siyang secret ingredient, itong charantin. Meron din siyang pampababa ng blood sugar, itong polypeptide P, na ang tingin nila nakakababa ng blood sugar. So pagdating sa blood sugar, may diabetes, I think pwede kayo kumain ng maraming ampalaya. Para sa mga doctors nakikinig, meron na siyang medical studies, siguro mga, ang nakita ko, mga 12 medical studies. Pero konti lang yung mga subjects. From 10 people, 20, 40 people, pero karamihan ng medical studies positive. Sabihin, nakakababa ng fasting blood sugar, nakakababa ng hemoglobin A1C pag kumain ng maraming ampalaya, yung ampalaya mismo. So, pwede yan. So, pag diabetic kayo, naka-insulin kayo, naka-metformin kayo, or ibang gamot, tuloy nyo lang. Okay? Sundin ng doktor, tuloy ang gamot sa diabetes, kumain ng maraming ampalaya, tapos tingnan nyo lang yung blood sugar nyo. Pag bumababa ang blood sugar nyo, balik kayo sa doktor nyo, baka mabawasan yung tableta mo or yung insulin mo. So, dagdag tulong lang siya. I think bababa konti. Cancer fighting properties sa mga test tube studies pa lang eh. Na laboratory studies, nakakabawas ng stomach, colon, lung, cancer. Pero syempre, gusto natin sa tao. So, hindi pa ginagawa. Sa cholesterol, nakakababa, ano pa lang, animal studies pa lang. Pero I think bababa ang cholesterol. Paano? High fiber siya eh. Weight loss, lahat namang gulay nakakapayat eh. So, basically, pag maraming gulay, marami ka nakakain, nabubusog ka, tapos mababa lang yung calories. Side effects, halos wala. Ito lang, binanggit na yung pag-supplement ng ampalaya, yung mga ampalaya supplements, baka masyado matapang, sumakit ng tiyan mo. Pero yung ampalaya mismo, I don't think na masama. Kaya yung mga bata, ayaw kumain ng ampalaya, mapait. Pero favorite ko yun eh. May secret naman para hindi mapait. Eh, no, ang sarap ng ampalaya. Kami kasi ni Doc Lisa, hindi na namin nilalagyan ng mga taba ng baboy o ano pa. Ano lang mismo, ito lang, ampalaya, sibuyas, kamatis, pwedeng-pwede na yan. Yan o, no, napakaganda. Yung iba, salad, pwede rin. Yung iba, ginagawang juice, pwede rin. Yan o, no, beef with ampalaya, o, oh, napakasarap. Paksiyo sa ampalaya. Ito, sa paksiyo, oh. Yan. Wag lang, pag ang paksiyo ko, wag lang masyadong maasim. Sumasakit siyang ko. So, nakita nyo, napakaganda ng ampalaya. Ang taas ng vitamin C, iron, at iba pa. Oh, sa kabilang corner, may laban ba ang talong? Ang talong, kita mo, ang secret niya, nasa violet color. Ayan, no? Basta makulay ang prutas, may mga added benefits niya. Tingnan natin ang talong. Vitamins and minerals, marami siya. Kompleto rin siya. Kaya lang, mabababa ang reference daily intake niya, yung recommended. Mga 6% lang ng daily needs,
4, 3%, 2%. So meron siyang vitamin B, vitamin K, pero medyo mababa. Ang vitamin C niya, mga 2% lang. Kita nyo yung ampalaya, 93%. Halos na isang tasang ampalaya, good ka na sa vitamin C mo dito. Halos walang vitamin C. Sa potassium, meron siya. O, mga 3%, mas mababa. Magnesium, ganito. So, ibig ba sabihin, puro lang ampaw ang talong, parang walang lakas? Tingnan natin, 90% water ang talong. Oh. Pero may protein siya, may carbohydrates, may fats. Oh, tingnan natin ha. Ang palaya, basically, high fiber siya. Oh, pag high fiber, baba cholesterol. Okay, sa timbang, okay lang. Pero wag lang daw masyadong maraming mantika sa luto ng talong. Kasi masyado mamatika, tataas na yung calories. Dito, hindi pa ganun ka-sure sa degenerative disease. Meron siyang component na nasunin. Tingin nila ay antioxidant siya. Medical studies, hindi ganun karami sa talong. Although may isa ako nang basa about metabolic syndrome para sa diabetes, high blood, heart disease, yung mga matataba. Nakakatulong konti. Ayan, no? Umaamin naman siya eh. Ang talong, hindi siya pinaka-masustansyang gulay. Pero, meron ka na pa konti-konting vitamins, potassium, ganyan. 25 calories lang naman siya. Marami rin siyang antioxidant. Pwede-pwede na. Sa diabetes, syempre, imbis na matatamis, gulay, okay. Pero, pag gusto mo talaga sa diabetes, I think ang palaya mas malakas. Sa cancer, wala pang pag-aaral. Laboratory study. So, hindi pa natin masasabi yan. Okay? So, hindi pa proven ito. Hindi pa to proven. More sa tiyan lang. Oo. Okay? Ano risk sa pagkain ng talong? Actually, masarap ang talong eh. Pero parang matabang-tabang lang siya. Meron lang nagsasabi, wag lang maraming talong. Meron daw solanin na baka daw more mag-cause ng pamamaga, ng arthritis konti. Pero hindi pa naman sure yan. So, tingnan nyo lang. Pero sa tingin ko, okay rin naman ang talong. Although, kulang nga sa sustansya. Maraming luto ang talong. Oh. Sandwich, oh. Vegetable sandwich, oh. Talong. Ito, gusto natin talong with egg, with giniling. Oh, ito na resulta. So, the result is ampalaya versus ampalaya bitter melon versus talong. O, tingnan natin sino ang winner. Calories, mas konti ang calories ng ampalaya. Carbohydrates, mas maraming carbohydrates. Di ba? Parang very maraming carbohydrates eh. Ang eggplant, to panalo. Fiber, sa fiber, mas maraming konti ang eggplant. Sa protina, di ba? Yan ang maganda sa gulay. Meron silang parehong may protina. Kailangan natin protina. So, pagdating sa protein content, parehong may 1 gram. Dito na malaki ang panalo ng ampalaya or bitter melon, bitter gourd. Calcium niya, oh, 19 milligrams versus 9. Malayo. Iron niya, 0.43 milligrams versus 0. Doble. Doble ang calcium. Doble ang iron. Sa panalo din sa potassium at pinakamahalaga sa lahat, ito yung grabe, vitamin C, 84 milligrams versus 2 milligrams. Sobra layo. So, 2 times more calcium ang ampalaya, 2 times more iron, 40 times more vitamin C, 93% ng recommended daily intake versus 2% lang ang talong. Okay? So, in short, ang winner ay ampalaya. Hindi naman tayo bias. Oh, pwede rin kumain ng talong. Pwede rin naman. Pero kita mo to, talagang malasa siya eh. Punong-puno pala ng vitamin C. So, yan po ang naging resulta ng ating study. Hopefully, mas kumain yung mga bata ng gulay. Konting tiyaga lang doon sa pait. Pero para sa akin, masarap, masustansya, at very healthy para sa inyo. Salamat po.